Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang inyong tagapagtitip impormasyon at kaalaman patungkol sa una, morfolohiya. Pangalawa ay ang mga bahagi ng salitang nilalaman. Ang lahat ng iyan ay iulat sa inyo ng aming pagkat dito sa Sleep TV. Dumako tayo sa una nating pag-uusapan at tatalagay ay ang morfolohiya. Ano nga ba ang morfolohiya? Ang morpolohiya ay nakaagma na pag-aaral ng mga morpema o makabulhang unit ng mga salita. Ito ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Ito ay tinuturing na pinakamaliit na unit sa isang salita na may angking kahulugan. Ito ay maaaring panlapi o salitang ugat. Alamin naman natin ang morpemang ponema at morpemang salitang ugat na siya iulat sa atin ni Binibining, Appleshane Villamino. Salamat, Rizali, para sa mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ating matutunghayan ang dalawa sa mga uri ng morpema sa wikang Filipino. Ang morpemang ponema at morpemang salitang ugat. Ayon sa eksperto, ang morpemang ponema ay ginagamit sa makahulugang tunog o salita na nagpapakilala ng kasarian. Mababago lamang ang salita sa kasariang nararapat at kapag nadagdagan ng a at o kapag nagpapahiwatig ng kasariang panlalaki. Gaya na lamang ng doktor at magiging doktora na nangangahulugang kasarian ng pambabae. Iba pang halimbawa, gubernador, gubernadora, konsehal, konsehala, kapitan, kapitana. Ang morpemang salitang ugat naman ay mga salitang payak na walang panlapi. Halimbawa, ganda, sipag, sulat, bata. Ito po si Appleshane Villamino, nag-uulat, Squid TV. Susunod na impormasyon patungkol sa morpemang leksikal at kapangyarihan na ilalahad sa atin ni Binibining Mikijal Del Monte. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang morpemang panlapi. Tingnan natin ang tren. Ang tren ay binubuo ng maraming kwarto at may mga upuan at ang tawag natin doon ay bagon. Hindi maaaring maging isang tren ang isang bagon lamang. Dapat maraming magkarugtong-rugtong na bagon upang makabuo ng isang tren. Mas maraming dugtong-dugtong na bagon, mas mahaba ang tren. Kagaya ng tren, maaaring nating pahabain ang mga salitang ito. Walis, walisin, basa, magbasa, isda, pala, isdaan. Ngunit ano nga ba yung mga letra at mga salita na kinakabit natin sa unahan at sa hulihan ng isang salita? Sila ang tinatawag nating mga panlapi. Ano nga ba ang panlapi? Ito ay ang mga letra o salita na dinurugtong sa salitang ugat. May limang uri ng panlapi. Una, unlapi. Ito ang panlaping kinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, inom, uminom, sama, kasama, kita, nakita. Pangalawa, kitlapi. Ito ang panlaping kinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, sayaw, sumayaw, sipa, sinipa, kanta, gumanta. Pangatlo, hulapi. Ito ang panlapi kinakabit sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, agaw, agawan, punas, punasan, laba, labahan. Pang-apat, kabilaan. Ito ang panlapi kinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, sayaw, magsayawan, basa, nagbasaan, tanong, katanungan. Pang-lima, laguhan. Ito ang panlaping kinakabit sa unahan at gitna at hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, sikap, pagsumikapan, sigaw, ipagsigawan, sabi, mapagsasabihan. Tumungo naman tayo sa morpemang leksikal at pangkayarian. Morpemang leksikal. Ito ay may tiyak na kahulugan at pinubuo ng nominal na pangalan, panliwa at mga panurig na pang-abay at pang-uri. Halimbawa, naghihintay ng pagkatagal si Pedro sa kanyang mga kaklase. Ang nang, si, sa,
mga ay walang tiyak na kahulugan. Subalit ito ay nagugnay sa mga morpimang leksikal na Pedro, kaklase, naghihintay at pagkatagal-tagal upang magkaroon ng kahulugan ang pangungusap. Morpimang pangkayarian. Ito ay walang tiyak na kahulugan at kailangang makita sa isang kayarian o konteksto ang mga ito upang magkaroon ng kahulugan. Halimbawa, naghihintay ng pagkatagal-tagal ang mga kaklase ni Pedro. Nagbago ang kahulugan ng pangungusap. Sa unang pangungusap, si Pedro ang naperwesyo. Sa pangalawang pangungusap, ang kanyang mga kaklase ang naperwesyo. Ngayon ay tapos na tayo sa morpemang panlapi at morpemang leksikal at pangkayarian. Karagdagang impormasyon at kaalaman para sa inyo, ito ay ang pagbabago ng mga sa ponemiko. Nababilang dito ang asimilasyon, pagpapalit ng ponema, metathesis at iba pa. Ano nga ba ang mga ito? Matutunghayan natin yan sa pagbabalita ni Judilyn Baso. Ang asimilasyon ay tungtukoy sa pagbabaguan nga ng morpema, dulot ng impluwensya ng mga katibintirong ito. Ang mga panlaping nagtatapos ng nang ay pinapalitan ng n at m, gaya ng sing na magiging sin at sin. Alam niyo ba na may tinatawag ng uri ng asimilasyon? Una rito ay ang partial. May pagbabagong nagaganap sa morpema dahil sa impluwensya ng katibintirong ito. Halimbawa, ang pang ay magiging pan at ang tamang wasto na rito ay pantali. Ang pang ay magiging pam at ang tamang wasto na rito ay pambili. At ang tawag natin sa asimilasyong ito ay partial. Ang pangalawang uri ay tinatawag nating ganap. Sa asimilasyong ganap ay may dalawang proseso. Dapat ang salita ay gawin mo ng partial. Balikan natin ang halimbawa ng asimilasyong partial. Tanggalin natin ang unang titik ng salitang ugat at ito ay magiging panalo. Ngayon naman, dumako tayo sa pagpapalit. Alam niyo ba na mayroon lamang tayo walong titik na pwede pagpalitin sa salita? Ito ay ang I, A, O, U, H, N, R at D. Halimbawa, estruktura, estruktura. Totoo, totoo. Tawahan, tawanan. Rito, dito. Mayroong pagpapalit ng mga ponema pero walang pagpabago ng kahulugan. Meron din tayong tinatawag na paglilipat o yung tinatawag nating metathesis, paglilipat ng mga posisyon ng mga ponema. Halimbawa, yinakap, niyakap, niyaya, yinaya, niluto, niluluto, linamas, nilamas, yinayakap, niyayakap, linilinis, nililinis. Mapapansin natin sa mga halimbawa, nagkakaroon ng pagpapalit-palit ng mga ponema sa mga posisyon. Subalit, hindi ito nagkaroon ng pagbabago ng kahulugan. At ang tawag natin dito ay ang paglilipat o metathesis. Meron naman tayong tinatawag na pagkakaltas. Sa pagkakaltas naman, nagkakaroon tayo ng pagkaltas ng morpema o ponema sa salita. Morpema, ito ang tawag sa pinagsamang salita. Ponema, ito ang tawag sa pinakamaliit na unit ng tunog. Halimbawa, magpatahi, patahi. Nagkaltas tayo ng morpemang mag sa salita. Ipatapon, patapon. Nagkaroon tayo ng pagkaltas ng ponemang i sa salita. Makikita natin sa halimbawa, kahit nagkaroon tayo ng pagkaltas ng morpema o ponema sa salita, hindi pa rin nabago ang kahulugan nito. Pagdaragdag. Pagsusudlong ng isa pang morpema sa hulapi ng salita. Pagdaragdag ng hulaping in at an sa huling pantinig ng salita. Pag sinabi nating hulapi, lagi po siyang nasa dulo inilalagay pagkatapos ng salitang ugat. Halimbawa, paalalahan, paalalahanan, totoohan, totohanin. Yan po ang halimbawa ng morponimikong pagdaragdag. Ito lamang ang aking ulat, balik sa iyo, Riz. Dumapa na naman tayo sa susunod na paksa ay ang salitang panglalaman. Isa sa mga bahagi ng salitang panglalaman ay ang nominal. Pakinggan natin ang ulat ni Pilipini Luis Fatima Albuena. Maraming salamat, Rezali, para sa mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ating matutunghayan ang mga uri ng mga nominal. Ating sisiwalat. Pangalan o noun. Ito ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, buok, katangian, pangyayari at iba pa. Ang pangalan ay may dalawang uri,
Ito ay ang pantangi at pambalana. O mas kilala natin sa Ingles na proper noun at common noun. Ang pantangi o proper noun, ito ay tumutukoy sa isang tanging tao, hayop, bagay, buok at pangyayari. Ang pambalana o common noun, ito ay tumutukoy sa pangkalahatang diwa ng tao, hayop, bagay, buok at pangyayari. Mga kayarian, payak, ito ay mga salitang sariling atin, halimbawa, lila, lamabat, ilog. May lapi, ito ay nagtataglay ng panlapi, kagandahan, palaisdaan. Inuulit, ito ay inuulit ang salitang ugat tulad ng sabi-sabi o haka-haka. Tambalan, ito ay binubuo ng dalawang salita pero may iisang kahulugan. Halimbawa, akyat bahay, hampas lupa. Ikalawang uri ng nominal, panghalip o pronoun. Ito ay mga salitang panghahali sa pangalan. Ang panghalip ay may limang uri. Una, panghalip na panao. Ito ay ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan. Pangalawa, panghalip na pamatlik. Ito ay inahalili sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan. Pangatlo, panghalip na panaklaw. Ito ay nagsasaad ng kaisahan o kalahatan. Pangapat, panghalip na patulad. Inihahalili sa initutulad na bagay. Panglima, panghalip na pananong. Ito ay inahahalili sa pangalan kung nagtatanong. At ang ikatlong uri ng nominal, pandiwa o verb. Ito ay nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan. Ito ay may mga uri ayon sa kaukulan. Una, payak. Pinalalagay ni ito ay simuno. Halimbawa, masarap kumain ng sorbetes. Pangalawa, katawanin. May simuno ito, ngunit walang layong tumatanggap. Halimbawa, ang mabait at magalang ay pinagpala. Pangatlo, palipat. May simuno at tuwirang layon o direct object. Halimbawa, nagsampay ng damit si Maria. Ang pandiwa naman ay may mga aspeto. Panagdaan o past tense. Ito ay nagpapahayag ng kilos na natapos na. Pangalawa, pangkasalukuyan o present tense. Ito ay nagsasaad ng pagkilos na nasimulan na subalit hindi pa natapos. Pangatlo, panghinaharap o future tense. Nagpapahayag na ang kilos o gawa ay mangyayari pa lamang. At ang panghuli ay ang panguri at pang-abay. Ang lahat ng iyan ay ilalahat sa ating ni Binibining Genevieve Ambasa. Tatalagayin at pag-uusapan natin ang pagkakaiba, uri at kahulugan ng pang-abay at panguri. Pang-abay. Ano ang kahulugan ng pang-abay? Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay at panguri ay kapwa mga salitang naglalarawan. Ang panguri ay naglalarawan ng mga pangalan at panghalik, samantalang ang pang-abay ay naglalarawan hindi lamang ng mga pandiwa, kundi gayon din sa mga panguri at kapwa nito pang-abay. Ito ay nahahati sa iba't ibang uri. Mayroong siyam na uri ang pang-abay. Ito ay ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan, pamaraan, pang-agam, panang-ayon, pananggi, panggaano o pampanukat, pamitagan at ang panghuli ay panulan. Ang unang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap
o magaganap ang kilos na taglay ng isang pandiwa sa pangungusap. Mayroon itong tatlong uri, may pananda, walang pananda, at ang sasaad ng dalas. Ang halimbawa ng may pananda ay nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, at hanggang. Itong halimbawa ng may pananda ay gagamitan natin ng iba pangungusap. Una, tayo nang manood ng sine. Ikalawa, naglalakad sa kawalan ni Marco. Pangatlo, aawit ako kung aawit ka rin. Pang-apat, maglalaba tayo kapag sumikat ang araw. At ang panghuli, magbabasa tayo ng aklat tuwing makalawa. Ito ang mga pangungusap na ginagamitan natin ng halimbawa ng may pananda. At dito naman tayo sa walang pananda. Halimbawa, kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, at sandali. Halimbawa ng mga pangungusap, sumasayo kami kahapon sa palatuntunan. Ikalawa, kanina pa sila umalis. Pangatlo, ngayon muna puntahan si Maring Winnie. Pang-apat, bukas muna dalhin ang biik. At ang panghuli, kaunting sandali pa at aalis na tayo. Ito ang mga salitang ginagamitan natin ng pangungusap. At sa panghuli ay ang nagsasaad ng dalas. Ito ang mga halimbawa, araw-araw, tuwing, at taon-taon. Gagamitan naman natin ito ng kakaibang mga pangungusap. Una, kailangan mong maligo araw-araw. Ikalawa, tuwing umaga, nangunguha si ama ng mangga. Pangatlo, nagbabakasyon kami sa Hong Kong taon-taon. Pang-apat, linggo-linggo kung mamimili ng paninda si Aling Fe. Panghuli, oras-oras kong nagdadasal ang mga madre. Ito ang mga pangungusap na ginagamitan natin ng araw-araw, tuwing at taon-taon. Pangalawang pang-uri ng pang-abay. Ito ay ang pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Ito ay nagsasabi kung saan ginawa, ginagawa, at gagawin ang kilos sa pangungusap. Tumutukoy din ito sa puok na pinagyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Ilan sa mga halimbawa ng pang-abay na panlunan ang mga salitang sa, kina, o kay. Samantala, ginagamit ang sa kapag ang kasunod ay isang pangalang pambalana o isang panghalik. Ang kay at kina naman ay ginagamit kapag ang kasunod ay pangalang pantangi sa pangalan ng isang tao. Halimbawa, buksan mo ang pinto sa kusina. Pangalawa, ibinigay sa akin ni Mariel ang hawak niya. Panghuli, pag-aaralan kita kung sa amin ka titira. Ito ang mga halimbawa ng pangungusap na ginagamitan natin ng kay at kina at sa. Pangatlong uri ng pang-abay. Ito ay ang pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o maggaganap ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Ilan sa mga halimbawa nito ang nang, na, at nang. Halimbawa, sinuntok ko siya ng malakas. Pangalawa, binigyan niya ako ng matinding sampal sa mukha. At pangatlo, kumain ako ng mabilis para makanood agad sa telebisyon. Pang-apat na uri ng pang-abay, ito ay ang pang-abay na pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay nagpapahiwatig ng hindi o kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga salitang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang, at iba pa. Ito ay mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamitan natin ng salitang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang. Una, parang ayaw ko nang pumunta sa lugar ni na Ilmar. Pangalawa, marahil ay wala na tayong aabutan kung tutuloy pa tayo. At ang panghuli, siguro ay nakaalis na sila. Ito ay ang mga halimbawa ng mga pangungusap na ginagamitan natin ng parang, marahil, at siguro. At ang panglimang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panang-ayon. Ang pang-abay na panang-ayon ay nagsasaad ng pangsang-ayon ng nagsasalita sa pangungusap. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga salitang oo, upo, tunay, sadya, talaga, syempre, at marami pang iba. Ngayon naman, gagamitan natin ito ng mga pangungusap. Una, sadya mabilis kumilos ang batang si Irene. Ikalawa, tunay ngang napakabuti ng ating Diyos.
Pangatlo, talagang malikot ang anak ni Don Pipo. Ito ay ang mga pangusap na ginagamitan natin ang mga halimbawa ng pang-abay na panag-ayon. At pang-anim na uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panangi. Ang pang-abay na panangi ay nagsasaad ng pangtanggi, pagsalungat o pagtutol. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga salitang hindi, di at ayaw. Halimbawa ng hindi ay hindi ako makakapayag sa nais mo. Pangalawa, ayaw. Ayaw kong makita kang pagalagala sa oras ng gabi. Pangatlo ay di. Di bali ng tamad basta marunong mahiya. Pangpitong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panggaan o pampanukat. Ang pang-abay na panggaan o pampanukat ay nagsasaad ng timbang, bigat o sukat ng pinag-uusapan sa pangungusap. Sumasagot ang pang-abay na panggaano sa tanong na gaano o magkano ang halaga. Halimbawa, tumakbo ako ng 5 kilometro kanina. Pangalawa, marami akong kinaing gulay. At ang panguli, 3 litrong tubig ang kaya kong ubusin sa maghapon. Pangwalong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamitagan. Ang pang-abay na pamitagan ay nagsasaad ng paggalang. Tandaan, ito ay nagsasaad ng paggalang. Halimbawa, bukas ko na po iuuwi ang pusang ito. Pangalawa, saan po maaari makakuha ng libreng tubig? At panghuli, maaari po bang magiinom? Ito ay ang mga pangusap na ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng paggalang. At ang panghuling uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panulad. Ang pang-abay na panulad ay ginagamit sa pagtutulad ng 2 mga bagay sa pangungusap. Halimbawa, mas marami siyang alam kaysa sa akin. Pangalawa, higit na magaling umawit si Eric kaysa kay Mark. At panghuli, mas maingay ang vapor kaysa Trent. At dito lang tatapos ang uri ng pang-abay. Dito naman tayo sa pang-uri. Ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, pagay, lunan at iba pa. Natintukoy ng pangalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pangungusap. Gamit ng mga pang-uri. Ito ay may 2. Bilang panuring ng pangalan at bilang panuring ng panghalip. Halimbawa ng bilang panuring ng pangalan ay mabuting tao ang aking ama. At pangalawa, bilang panuring ng panghalip, kayong mabubuti ay pagpapalain ng Diyos. Ito ay mga gamit ng mga pang-uri. May 2 uri ng pang-uri. Ito ay panlarawan at pangilang. Ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan at nagsasaad ng hugis, kulay, anyo at katangian. Halimbawa, malasot na ang kanyang kutis. At pangalawa, matiising asawa't ina si Linda. Ito ang halimbawa ng pang-uring panlarawan. Panghuli ay ang pang-uring pangilang. Pamilang na patakaran o kardinal at pamilang na panuuran o ordinal. Ang pamilang na patakaran o kardinal ay ginagamit sa pagbilang o sa pagsasaad ng dami. At ang pamilang na panunuran o ordinal ay ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakasunod-sunod. Ika-8, pang-una at pang-8. At dito nagtatapos ang aming pag-uulan. Hanggang sa muli, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Ako po ang inyong tagapaglingkod, Rizalee Monson, ng 2 baitan sa kolehiyo sa Departamentong Bachelor of Elementary Education.